Kailangan na dyan. Oh, tatay. Dito ba? Ikaw pa present? Oh, sige, tatay. Kaya mo yung tatay. Tinanong kita kahapon, sabi mo kayang maging leader. Sige na, tatay. Marina nga po sa Gabos, hindi po inyanggawin ang group 1. Ano ang sasabihin ko bang? Ano po, siguro bigyan mo ng pangalan yung tower mo, tower nyo, tapos ano yung maging strategy nyo para magkagawa kayo ng ganyan? Ang tower po ng ginawa ng group 1 ay DACT tower. Ito po ginawa namin para makakuha po ng signal ang bawat isa sa atin. At ito po yung ginawa natin na pundasyon para matatag ng ating sarili na sa pamamagitan ng ating seminar nito ay maging marunong tayo magpasunod sa ating mga membro sa ating barangay. Ang tawag po ito ay ehemplo ng mga grupo na para malakas yung signal. Ang aming pong tower ay siya ang pinakamataas sa lahat ng apat tower. Meron po. Yan, maraming salamat, tatay. Sige na po, lagay niyo lang po dyan sa baba yung mic. Ano po? So, sabi ng group 1, meron silang DICT tower. Ay, naks naman. Kaso wala nga yung signal, kuya. Paano yan? Okay, group 2. Group 2. Group 2. Excited na ako. Hello po, Marinaga po sa Kuya Gabos. Hindi po, may plano muna ni Nate. Kailangan po ay matatag ang pundasyon para rin siyang parayugan. Sunod po, pinagkarabang-tabangan po na mag-iwan yung grades para lalong dumagdag ang tatag. Dahil pali kung masyadong mataas, basta pusong, kinakaipunan po talaga ang pundasyon. Kaya po, ang samuyang tower dahil gaanong mataas, pero may tendency po niya na may lumaban sa kalamigan. Ano po? Kaya kaipuhan po, may team building po kita. Kailangan po sa grupo, nagkakaintindihan kung ano ang gigibuhon. Kaya po, ang pangarap ka sa kuyang tower ay? Gibuhon tower. Grupo tower! At ang po! Yan, maraming salamat. Ano pinag-isipan yung pangalan? Grupo tower. Yan, palakpakan naman! Ngayon, group 3. Sige po. So, ang aming pong tower ay papangalanan namin na group 3 tower. So, kung napansin nyo kanina, sa unang umpisa po namin ay nagkakagulo. So, halimbawa po natin yan sa isang organisasyon. Magulo sa umpisa, pero po pag nagkasama-sama ang ating mga kaisipan, ang ating mga gawa, ay nagkakaroon ng tibay. Kaya nga po itong aming pundasyon ay isang matibay na pundasyon dahil iyon po ang kailangan sa isang organisasyon. Kasi po kahit na masyado siyang mataas, kung ang mataas nga po ang pangarap natin sa ating mga organisasyon, mataas ay yung ating kailangang maabot. Pero po kung mahina naman yung pinakapundasyon niya, useless din po yun. Kasi mataas nga yung pangarap natin kung hindi naman natin kayang abutin. So, pag hindi po natin kayang abutin, ano po mangyayari sa ating organisasyon? Babagsak. So, hindi bali pong mababa, hindi bali ano, basta matibay yung pundasyon, nagkakaisa, at lalo't higit, bukos-bukos na pagtulong-tulong sa paggawa, yan po ang magiging matibay na isang organisasyon sa ating mga samahan. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. One last group. Sige po. Hello. Yan po, kumapansin bang po nito? Ini po, si nasa likod ang group 4. Ini po.
Ya po, kung mapansin po nito, napansin ko sa kagabusan. Ini ano ay po, kung mapansin talaga po, medyo nakula si ano may, si Pundasyon. Sa kuruluson talaga po, masimula ka sa dakula, pasadit. Yan po. Kung baka, kita po talaga, kung mapansin nyo na po, ning, kapag gumawa man talaga ng sarong building, siyempre dapat po matibay ang pundasyon. Kung baka, dapat dakula. Sa kung magawa ka po ni, sisimulan mo sa sadit, padakula. Ano po mangyadi? Yan po. Siyempre po, tama. Hindi po ning ano, kung ang mangyadi, kung tinisting niya po, hinayupan mi, o dek, paypayan. Diyan po natin ba, pero kumbaga naawaw niya kayo. Na parapahinig. Nagpaparaparo din. Diyan po ning ano, kumbaga, ini po ihalin tulad ko sa leader. Dapat talagang maano, malakas. Diyan po. Maski anong agyaning bagyo, dahil siya mga surrender. Diyan po. Tapos ini kami grupo, mataas. Kumbaga, tapos ihalin tulad ko din po sa ano, sa masabay, di man siya kalakawing maray. Pero yung halang tulad ko pa din sa ano, sa sabi nga ni Kenai, sa kawayan. Sa kumbaga, ning simula siya sa ano, kumbaga itong kawayan may ugat baga po yan. Kumbaga maski, ano mo yan, turula ko na di matumpat. Ini po, sa ini ko, sa mo yan, kumbaga yun, dahil inexample lang po, ginamit ini-stroke. Pag tinula po tayo, matumba yan. Pero, ihalin tulad na po duman sa ano, sa paggawa talaga ng sarong building na talagang dakula para matibay. Yan po. Salamat po sa inyo. Yan, maraming.